Today is September 7, 2023 and welcome to my vlog. So, yun na nga, no? Day off na naman ang mga kunyang dahil Thursday ngayon at magkikita kami ni Maricor. At tulad ng dati, lagi na lang tagapaghintay ang ate. Nandito nga pala ako ngayon sa may Central MTR Station. Malinis at very organized ang mga MTR stations dito sa Hong Kong. Meron pa nga silang paganito na tinatawag na eye center kung saan pwede kang mag-recharge kapag naubusan ka ng battery sa iyong journey. At may libreng paggamit pa nga ng computer. Oh, maya-maya nga lamang ay ayan sa wakas, nagkita na rin kami ng aking kapatid na si Kay at meron pang kasamang recruit. Hello ate! Pag-asal ka te? Sa pag-uumpisa ng aming araw ay nakmuna na kaming pumunta kay Dr. Chan at nakalimutan nga namin magdala ng mask na kusayang pa ang $2. Si Dr. Chan ay isang Pilipinong doktor at dito kami lagi nagpapacheck up. Binigyan niya nga kami ng referral para sa government hospital dito sa Hong Kong. Para nga naman makalas sa gastos at makalibre, di ba? Ganyan ka ba si Dr. Chan? Pero bago nga kami pumunta sa hospital ay dumaan muna kami dito sa Central Worldwide House para kumain ng Filipino foods. And welcome to Delhi, France! O, hindi kami dyan kakain at mahal dyan. Pinakita ko lang. Dito talaga kami kakain sa tindahan ni Mang Ambo. Ayan, paborito namin yung kainan dahil yan ay aming kababayan. Shout out sa ating mga taga Mindoro. Tiwalang tiwala kami dito kay Mang Ambo sa sarap at linis ng pagkain. At ito na nga ang in-order ni Kay, ang patola with miswa. Yummy ng sabaw. Sarap. Nasinamahan naman niya ng kalderetang baka at ang syempre kanin. Ang pagkain dito ay combo, dalawang ulam at isang kanin. At ito naman ang aking in-order, ang aking pinaka-paborito sa lahat, ang atay ng manok. Yes, at syempre tinikman ko rin itong kalderetang baka. At ang aming paboritong dagi naming pinupintraya dito kay Mang Ambo, ang kanyang napakasarap na halo-halo. At ang masarap pa dito, habang kumakain ka, pwede kang makipagmaritisan sa mga kapwa natin Pilipinong kumakain din dito. Marites talaga. At pagkatapos nga namin kumain ay nagtaksi na kami papunta sa Princess Margaret Hospital sa May Mayfu. Isa itong government hospital dito sa Hong Kong. At alam niyo ba kung ano ang masaklap? Hinanapan nila kami ng proof of residential address at ayaw nilang tanggapin yung aming mga daladala tulad ng kontrata, IDs, or yung mga galing sa bangko. Ay, masaklap. Ito ang masaklap kapag wala ka sa sariling bayan. Hindi ka priority. Balik na lang daw kami kapag may proof of residential address na so, kami. So ayun, umuwi na at may kanya-kanya pang lakad, kaya naghiwalay na. O, bukas na ulit, inaantok na ako. Bye-bye! We see you sa part 2.